guys! Nandito ako ngayon sa Flawless Farmers Plaza, Cubao. Nakapagpakita na ako sa inyo ng iba't ibang treatments dito sa Flawless tulad ng Easy Peel, FNT, Beauty Drip, mga pimple injection, facial, at kung ano-ano pa. At today, papakita ko sa inyo ng treatment na hindi ko pa talaga nasusubukan dito. So, magpapa-warts removal ako today. Gulat ako. Ito yung skin ko ngayon. Ayan, so medyo may mga acne scars pa din. Sama ko kayo, mapakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. Mapakita ko din yung itsura ng skin ko pag walang makeup. Yung before and after. So, let's go! Ito yung loob ng clinic dito sa Flawless Farmers Plaza, Cubao. Dito ako madalas nagpapa-treatment. And then, my attendant for today is Sam. Ang unang step, syempre, i-wash yung face para matanggal yung makeup nyo. Tapos, para matanggal din yung mga dirt tsaka alikabok na nakadikit sa skin. Para pag tinanggal yung warts, talagang malinis. Naglalagay na tayo ng topical anesthesia. So, ibig mo sabihin, yung mga spot na yan, yan ba yung may mga warts ako? Yes. Ay, madami-dami pala, no? Pag ganyan ba, mas madali bang tanggalin ng warts na nakaumbok or hindi? Mas madali naman siyang matanggal kahit yun sa flat warts or yung nakaumbok. O, parehas lang din naman yung procedure, yes. Ang dami na pala. Kala ko pimples lang yun. Wala naman ako nakifeel kasi anesthesia pa lang siya. So, hindi siya ma-update, hindi din masakit. Parang cream lang, ano. Ilalagyan ng tape kada spot para mas mag-penetrate yung anesthesia. So, may warts din kayo sa leeg, pwede nyo ding ipadamay yun. So, ito lahat ng warts ko sa leeg. Hindi ko na-realize na ganyan pala kadami. Ganun pala yung warts, ano, kung talaga hindi mo siya tutuunan ng pansin, hindi mo alam na warts na pala. Kasi sa leg ko, hindi ko alam na ganyan nakadami, pati sa mukha. Akala ko meron lang tatlo, apat. Pagpunta ko dito, ganyan na pala. So, after 30 minutes na ibabad yung anesthesia, magsa-start na. So, tatanggalin muna yung tape. So, ito yung ginagamit para pangtanggal. Ano, ganyan lang parang pinipirk? Na papalitan yung tape, yung medyo. Gulat ako. So, dapat hayaan lang tungkol sa magbalat. Oo. Hayaan lang siyang biglang mawala yung mga scabs. Hanggang ilang days po yun? Usually, 5 to 7 days. Mm. Depende din sa laki ng ano kasi, ng scab. Mm-hmm. Pero yun, continue mo lang yung post-cautery. Hanggang may scab tayo. Okay. So, after na nung warts removal, nag-a-apply naman ngayon ng post-cautery cream. So, yung post-cautery cream, para ano siya, hindi ma-infect. Doon sa, halimbawa, sa forehead, ganun, sa cheeks, or doon sa baba, hindi masakit. Pero sa areas na malalambot yung balat, halimbawa, under eyes, ganun, tapos sa leeg, doon ko naramdaman nung medyo may stingy. Tapos nakakagulat kasi parang sinusunog. Tapos maaamoy mo din na medyo may amoy sunog. Pero dun sa mga ma-bony area, hindi masyadong masakit. So, in-expect ko, masyado siyang masakit, ganun. Pero hindi naman pala. Kaya lang, dahil nga parang may burning sensation, medyo nakakagulat. Tsaka yung tunog nung ginagamit nila, parang nakakagulat siya. Other than that, okay naman, tolerable. And ito pala yung mga reminders para dito sa warts removal. So, number one, do not wet the area for at least 24 hours para hindi siya ma-irritate, para din hindi pasukan ng dirt at saka bacteria. Tapos, bawal siyang tuklapin. Yun yung pinakabawal kasi nga baka magmarka or baka mas lalong pumangit pa yung pina-warts removal mo. So, for 5 to 7 days, hayaan lang siya na magbakbak ng kusa. Tapos, tinanong ko din kung pwede mag-makeup or pwede mag-apply ng anything. Mas okay daw kung wala. Para mas natural yung pag-peel off tsaka hindi ma, kumbaga hindi mapatungan ng mga ibang products yung bagong skin layer. Avoid direct sun exposure, so mas maganda kung gagamit tayo ng sunblock
every 3 to 4 hours. 5 to 7 days yung downtime. So make sure kung itatry nyo itong treatment na ito sa Flawless, make sure na wala kayong event, wala kayong lakad, at hindi kayo magsa-swimming. So medyo malapit na yung summer, perfect to. Paggawa nyo na hanggat hindi pa tayo masyadong nagsa-swimming tsaka nagpupunta sa beach. Nakatakas ako. So, ito yung itsura ko ngayon. Polka dot. So, ang dami mga dots dito. Tapos, naka-turtleneck ako. Kasi ang dami ko din dyan. So, parang hindi naman isipin ng mga tao na pati kaya polka dots yung balat niya. Nagtakas na lang ako. Pero, ayan, mga after, ano pa kasi ito mawawala after 5 days. So, polka dots. Tapos, wala din ako makeup kasi bawal pa. Ito na itsura ng balat ko after 2 days. Kung makikita nyo, talagang nag-darken na. At saka talagang pulang-pula na yung mga dots. Ang dami ko dito sa cheeks. Tapos sa liig din, madami. Pero sinusunod ko yung sinabi sa akin ng doktor na wag muna ako mag-makeup. Tsaka wag muna ako maglagay ng kahit na ano para talagang ma-maximize ko yung effect ng warts removal. Para siyang yung sugat, tapos natutuyo na, yung medyo nangangate, ganun. Ganun yung feeling niya. Pero talagang iniiwasan ko na wag galawin, wag gamutin, tsaka wag siyang matuklap kasi para iwas peklat. Ito yung gagamitin ko. Meron ako nitong Ultra V Renew Derm Plus. Ano to, galing dito sa Flawless, so in-advise sa akin ng doctor, either this or yung post-cautery cream nila. Pero ito din daw pwede. So ito, gagamitin to para hindi ma-irritate or ma-infect yung mga spots. Bis na sa buong muka, sa kada spot ko na lang nilalagay para naman hindi sayang yung product. So medyo nag-aalala lang ako guys kasi meron akong lakad ng Sunday and Thursday na ngayon kaya sana umabot siya kasi medyo nakakahiya kung polka dots ako sa Sunday. Pero na-excite akong makita kung talagang effective tong warts removal sa Flawless kasi talagang first time ko to. So sana tapusin nyo tong video hanggang sa huli para makita nyo yung after ng warts removal sa Flawless. So yung mukha ko after 3 days of warts removal, kung makikita nyo, ang dami ko pa ding mga dots, ayan, sa cheeks, tapos dito, sa forehead, konti lang, tapos sa neck, madami din. So wala talaga ako in-apply para talagang makita natin yung resulta ng warts removal. Natunay yung balat ko after 5 days of warts removal, wala akong nilagay kahit na ano, hindi din ako nagkilay tsaka lip gloss para talagang makita nyo yung resulta ng warts removal. So dito sa pisngi niya dati, diba may mga dots ako, medyo nag-lighten na. Tapos sa forehead, wala na. Kaya lang sa leeg, meron pa. So, yun ang napansin ko. Kung papagawa kayo nito, make sure na ipagawa nyo siya at least 1 week before your event or your occasion para sigurado kayo na wala ng mga spots. So, dito, dahil nga wala na yung mga spots tsaka yung mga dots sa maitim, ang napansin ko naman, merong mga pulang marks. Ayan, so meron dito. Obserbahan ko pa kung mawala din siya after a few days. Kailangan ko lang palipasin ng mga 3 days tapos mawawala din.